Well, we are working on the inclusion of mammogram and ultrasound in our consulta package. And anytime soon, the guidelines will be out. Pero siyempre, ito ipepresent natin sa PhilHealth Board, di ba? Bago natin siyempre i-release. So crucial yon na magawa natin ng mabilisan yung staff work, yung mga pag-aaral, at ma-present natin sa PhilHealth Board the soonest time possible. Pero may petsa na siya, Ray. I think he mentioned the month of July. Tama ba siya? July na raw? Well, pwedeng hindi na umabot ng July, Sir Alvin. Sapagkat siyempre nakita ng PhilHealth din yung halaga na na-avail ito ng ating mga kababayan. Pero siyempre ang commitment namin is one, talagang kahit kami ay agree kami na talagang dapat merong ganyang mga screening, no, especially sa mga kababaihan, para makatulong tayo na hindi na tumuloy sa magastos na gamutan, no, yung breast cancer treatment. At ang kailangan na lang dito ay mailabas natin yung kinakailangan guidelines para guided yung publiko how to go about availing of this benefit. Okay. Ngayon, magkano, Ray, based on your data dyan, magkano ang matitipid ng ating mga kababayan kung ipapasok na natin as libre itong mammogram at ultrasound? Siyempre may cost yun eh, hindi ho ba? Ay, sorry Alvin, wala akong idea magkano yan, magkano ang going rate ng mammogram ultrasound na in the market. But of course, kung papasok yan sa konsulta natin, ang laking katipiran. Especially kung i-avail nila ito sa mga public facilities, no, na consulta package provider accredited by PhilHealth. Possibly kapag ka sa private clinics, possibly may kaunting co-payment. Pero ang mahalaga dito ay na-regulate natin yung co-payment at predictable, no, sa side ng pasyente. So the patient will always have that option to go to the public facility to avail of mammogram and ultrasound for free, di ba? Kasi papasok na natin siya dun sa pakete natin, no?